Narito na ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Calyon at Joan Mariscotes. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Kung kailangan ng ating katawan, ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may sariwang hanging paring matitikman at may kaaya-aya at malinis na tanawin. DENR at your service. DENR at your service. Magandang araw. Muli narito ang ating programa, DENR at your service. At nitong mga nakarang araw, nakita natin ang buong kabikulan sapagkat sa pamagitan ng isang aerial inspection at monitoring ng ating mga National Greening Program planting sites, tayo po ay sumakay ng helicopter at nalibot natin ang buong kabikulan. At sa aming paglilibot, naobserbahan po namin ang kagandahan ng kabundukan ng Catanduanes na talaga namang punong-puno pa ng mga kahoy. Bagamat may mga ilan-ilan na naobserba namin na napapenetrate na ng mga tao sa pamagitan ng pagtatanim ng mga abaka. At ito'y kinakailangan nating matyagan at nang sa ganun ay hindi na lumawak pa. Bagkos ang lumawak ay ang ating mga kabundukan sapagkat kailangan pa rin natin ito. At nakita rin natin ang kagandahan ng Caramoan Peninsula, ang iba't ibang naggagandahang isla na talagang dinadayo ng ating mga kababayan at maging ang mga foreign tourist ay nandun. Nakita natin na ang Survivor Philippines o ang iba pang mga programa na kilalang kilala ay nandun doon pa rin hanggang sa ngayon. At patuloy ang kandahang ipinapakita ng Caramoan Peninsula. At hindi lang yan, nakita rin natin ang kagandahan ng Mount Cadig sa Camarines Norte na dati-dati pala nito mga nakaraang taon ay kalbo na ang kabundukan na ito. Subalit ngayon ay muling sumigla at nakita natin ang nagkagandahang mga punong kahoy. At hindi lang yan, sa Camarines Norte nakita rin natin ang Calaguas Island. Ang kagandahan nito ay napansin natin na nakakabighani. At sa pag-ikot din natin sa area naman ng Kamsur, dyan din yan sa Caramoan. At minsan naman dito sa area ng Bicol Natural Park ay naobserbahan natin na may mga existence ng islas and bear na talagang nakakalungkot at ito'y dapat nating mapigilan. Kaya yan ay makikita natin mamaya, ipapakita sa atin ng ating kasama na si Heinz Hernandez at pakinggan rin naman natin ang kanyang ulat. Narito po ang ating kasama. Salamat Kuya Ariel at yan po sa kanyan ang sitwang mga bareta sa Baretang DENR. Sa mga pamayokan mga baretang ini, DENR nagpagirumdom sa mga paint manufacturers mapanapit sa lead safe mark. Sa satuyang tapok na bareta sa lado lokal, aerial service sa NGP plantations, protected areas as in degraded areas sa rehiyon isinagibo. Sa iba pang bareta, People's Day, magiging regular na aktividad kan DENR Region 5. Detalyes kan satuyang mga bareta, piging ganar na sa kunyaan kan DNR ang mga pabrika ng pintura sa nasyon na Arugon and Boysen as in Davis ang mga ini nakakuanin lead safe mark hali sa SCS Global Services na nakabase sa California sa irarom kan ipiglansar pa lamang na Global Certification Program. Pig sertifikaran ang pintura kan duwang nangingenot na exporter sa nasyon na mayo nin lead sarong toxic substance na nagkakausa nin danyo sa utak nin tao. Ang mga brands nin Pacific Paint, Philippines Incorporated na Nation, Titan as in Vertuso, may total na 430 produkto nin pintura, mantang kabilugan man na 379 produktong pintura kan Davis Paint Philippines ang namarkahan nin Lead Safe Paint Certificates. Sigun ki DNR EMB Director Gilbert C. Gonzalez,
na dapat na makapag-comply ang mga paint manufacturers sa talaan na limiting lead sa mga produktong pintura para sa architectural o gamit pangharungman bago matapos ang 2016. Naglaoman si Director Gonzales na ang inisyatibo kang duwang kompanya magiging dalan ngani na magkaiguanin kumpiyansa ang mga konsumidores asin maprotehiran ang salud kan mga kaakian. Kan 2013, nagpaluwas din Chemical Control Order or CCO ang DENR na naglilimitar o nagbabawal sa importasyon, distribusyon, paggamit, pag-ibo asin disposal in lead. Ang DENR Administrative Order nagtatalaan ni 90 parts per million bilang limit para sa lead o tingga na pinagamit sa anuman na katuyuhan. Sigun kay Gonzales, suno sa CCO, ipinagbabawal man ang paggamit ng lead sa produksyon nin packaging para sa pagkaon asin inumon, fuel additives, tubo ng tubig, kawatan, school supplies asin magin cosmetics. Ang pagbalga sa layo na ini may katampad na penalidad sa Lindong Kan Republic Act No. 6969 o Toxic Substance Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Sa iba pang barata, nagdurar ni limang aldaw ang sinagibong aerial survey kan DNR katabang ang Technical Operations Group or TOG sa anum na probinsya kan Rion 5 poon Hulyo 18 sundong 22, 2016. Opeto ka nasabi ng aerial survey ang mamonitor ang mga programa kan DNR urug na National Greening Program or NGP kung sa inmayorya kan predasyon ang makukuha sa mga kapubuldan. Piglibot man ang mabot sa 17 protected areas sa Bicol, siring sa Bicol National Park, Karamuran National Park, asin Mount Isarog Natural Park, asin iba pa, ngan inaisihon ang kamugtakan kan maini, asin mamonitor ang mga aktibidad sa laog kan mga protected areas. Kabali man sa maigong tapig mamonitor ang mga degraded o mga lugar na nadanyaranin huli sa aktibidad ng tao asin mga kalamidad, ngan ina makapagsagibo ng lakdang pasiring sa rehabilitasyon kan maini. Sigun gi DNR Assistant Regional Director for Technical Services Roberto Shin, importante ang siring na survey nga nila ma-validate ang existensya kan mga plantasyon sa Lindong National Greening Program or NGP asin man ma-determinar ang peligro na kinakatubang kan mga deklaradong protected areas sa mga aktibidad siring sa kaingin. Sigun pa kay Shin, sa paikan aerial survey na ini, napatotoohan na seryoso ang ahensya sa mandato na maging berde ang mga kabuldaan urug na may modernong ekipahe siring sa Global Positioning System or GPS ngani na masusog ang tamang lokasyon kan mga NGP plantations. Sigun kay ARD Shin, kay puha na mas urug pa na pakusugon ang mga programa kan DNR siring sa NGP nin hulita padagos kay ni na nasisimbagan ang pangaipo sa lado nin pagkaon, dagdag na mapagkakakitaan asin edukasyon kan mga recipienteng people's organizations sa Rionda. Dagdag pang bareta, sa kamauutan na mayarini ang mga mayor na serbisyo kan Department of Environment and Natural Resources or DNR sa publiko, nagpaluwas ng direktiba si DNR Regional Director Crisanta Marlene P. Rodriguez sa paginin sarong memorandum sa gabos na pamayonin opisina sa Lindong kan DNR 5 para sa pagkundukta ng People's Day. Ang People's Day masirbi bilang field day sa gabos na DNR offices sa bilog na rehiyon kasabay ang Penros asin Senros sa mga probinsya nagibuhon kada Miyerkules sa laog din sa rong bulan sa mapipili ng mga banuaan sa rehiyon poon sa bulan nin Agosto. Tampok sa People's Day ang programa ngani man na maipapidbid asin maipresentar sa publiko ang mga opisyales kan ahensya o pento kan programa plano asin mga programa kan DNR asin sa romanin ng pagkakataon ngani na madangog ang mga sentimento opinyon kan namamanuaan urug na mapadapit sa pangataman kan kapalibotan. Apesar sa mga babasahon na kakapurutan ng mga kaaramahan urug na manunungod sa pagprotehir sa kapalibutan, mabariwas man ang ahensya ng mga pananom na seedlings siring sa fruit-bearing tree species nga nina mapakinabangan sa napit na panahon. Ang lakdang ni DNR 5 bilang suporta man sa instruksyon ni DNR Secretary Regina Paz Lopez sa nasakupan na ahensya na magsagibunin mahiwasan ang Information Education Campaign or IEC sa bilog na nasyon nga nina masimbagan ang mga issues maging reklamo hali sa publiko. Yan ang sa tuyang tapok na barenta sa Barentang DNR para sa DNR at your service. Ako si Heinz Hernandez. Balik sa iyo, Kuya Ariel. Nais naming magpasalamat sa aming mga nakasama, lalo na ang Philippine Air Force sa panguna ng ating Group Commander, Lieutenant Colonel Ruber Sobrino, Major Arvin Joel Buwan, our Deputy Group Commander, Captain Ruben Sate, First Lieutenant Arwin
Torres, First Lieutenant Christine Villarias, First Lieutenant Ricardo Cadiente, Sergeant Jonar Arada, Sergeant Dennis Magallion, Sergeant Adrian Castro, and John Patrick Banyug. Yan po ang ating mga nakasama sa pamamagitan ng ating chopper at umikot sa Kabikulan. Kung hindi dahil sa kanilang kooperasyon, maring hindi natin nagawa ang ating inspection na ito at monitoring sa ating mga NGP sites. Sa pagbabalik ng DNR Judge Service, makakasama natin si ang ating Assistant Regional Director for Technical Services, Robert Sheen. Seen the world. But when I think of a perfect getaway, I only have three things in mind. Nature, adventure, solitude. And this is my bucket list. Wake up to a beautiful sunrise. Spend a day in paradise. Trek through hiking trails. Explore new terrains. And talk the entire night away. I have checked items off my bucket list. When will you turn your dream getaway into an actual experience here at Mayon Volcano Natural Park? Ang batis na ito at ang tubig na dumadaloy mula sa kabundukan pababa sa Kabayanan. Hindi magtatagal, maaring maubos. Ang balat ng ahas na ito ay maaring mawala at ang ahas na pinagmulan nito ay maaring mamatay. Ang puno ng kahoy nito na redlawaan ay maaring mabawal sa pagdaang malakas sa bagyo at maglalaho. Ang plastic bottle na ito kapag tinapon sa lugar na ito ay mananatili ng mahabang panahon. Maging responsable tayo sa pagtapon ng ating basura. Alagaan natin ang ating inang kalikasan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PDS 705 of Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Gayun din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. DNR at your service. DNR at your service. Kasama si Ariel Canyo at Joanne Mariscoris. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa muli, naririto tayo sa isa na namang makabuluhang edisyon ng ating programa, DNR at your service. We are very honored na sa araw na ito ating makakapiling ang ating minamahal at nag-iisang Assistant Regional Director for Technical Services, si ARD Roberto Sheen. Isang makakalikasang morning po, sir. Hi, isang makakalikasang umaga rin sa iyo at isang makakalikasang umaga sa lahat po ng nanonood at nagikinig sa amin. Sir, unang tanong, batid po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, si ARD Sheen po ang dating Regional Director for the Environmental Management Bureau o EMB5. Sir, maari po ba naming itanong, ano po ba ang pakiramdam na galing sa EMB, ikaw na po ngayon ang Assistant Regional Director for Technical Services? Wala naman halos pagkakaiba yun. In fact,
In 1986, galing din naman ako sa Ministry of Natural Resources. Mm-hmm. Kanya, familiar ako sa iba't ibang mga sections under the DENR. While I have served as Regional Director for the Environmental Management Bureau for the past 15 years in 5 regions, sa tingin ko ay isang pagsubok at another challenge sa aking yugto ng buhay ko ang pagkapag-serve naman sa DENR, particular na dito sa bahaging ito ng Pilipinas, ang Bicol Region. So challenging po pala, sir, ang bagong post. Ngayon po, sir, na mas malawak ang inyong nasasakupan, ano po ba ang maaasahan namin? Dahil ngayon po, uso ang salitang pagbabago. Ano po ba ang aming maaasahang mga pagbabago sa larangan ng serbisyo publiko sa loob ng DENR 5? Well, kung gustong kilalanin po ang Roberto Shin, hindi lamang po ako isang empleyado ng gobyerno, kundi member din po kasi ako ng Rotary Club, aside from yung pagiging isang civil engineer. But mas malakas po yung aking devotion sa Rotary Club, kung saan ay maraming mga projects, mga activities akong ginagawa. And the implementation has been there for the past several years. Now, bilang isang kawani ng ating pamahalaan, yung pagbabago kasi ever since pumasok ako sa gobyerno, lagi siyang nandun sa isang bahagi ng aking plano sa lahat ng mga pagganap na aking ginagawa. At itong mga pagbabagong ito ay nagaganap, nangyayari, lalong-lalo na sa tuwing ako'y nailipat sa iba-ibang mga regions, dahil kung saan ko nakikita ang pangangailangan para sa modification or yung change for a better service, then kailangan nating gawin yon. But sa mas malalim na kahulugan ng pagbabago, sa tingin ko ang suporta lalong-lalo na sa ating mga kabataan at iba-ibang mga sektor ay ngayon natin kailangan, upang sa ganun ma-achieve natin yung talagang pagbabago gusto natin mangyari. Dahil hindi natin maiiwasan, nakikita na natin mga pagbabago ng ating kalikasan, ng ating kapaligiran, at nararapat lamang na kumilos ang bawat isa upang sa ganun ay mapigilan natin, kung sakasakali man, yung mga negative impacts na possible na maidulot o mangyari sa mga susunod na mga panahon. Napakagandang marinig ang mga salitang yan galing sa inyo, ERD Shin. Si ERD Shin po pala ay hindi lamang isang environmental advocate. Siya po pala ay involved rin sa napakaraming community service. Napaka-inspiring po, sir. Ngayon naman po, sir, dumako tayo sa disaster risk reduction. Ngayon po kasi itong buwan na ito ng July ay sineselebrate natin ang Disaster Consciousness Month. Ang DENR po, sir, bilang ahensya na member ng Disaster Risk Reduction Management Council, ano po ba ang mga prevention and mitigation efforts ng ating departamento? Well, doon lang sa ating mga KRAs, ang mga regular na activities natin, dahil obviously ang DNR siyang nagli-lead sa lahat ng mga activities kontra doon sa mga pagbabagong ayaw nating makita, ay ang major na ating kinocontribute ay yung i-educate natin yung mga nakatira doon sa mga areas na sa tingin natin ay malaki ang sensitivities. And through several activities like yung projects like National Greening Program, that is a 5-year program na kinakailangan makapagtanim tayo ng ilang billion, 1.5 billion in 1.5 million hectares
Nung una, parang maraming hindi naniniwala dyan. Mm-mm. But kung titignan natin ang kaseryosohan ng mga kasama namin, natin dito sa mga upland, ano, yung mga dwellers dyan, full support po sila dahil alam nila na itong mga areas na ito na may sensitivities ang dapat lamang na bigyan ng implementation as soon as possible time. Otherwise, yung irreversible impacts na ayaw natin talagang mangyari ay possible na mangyayari. Kanya para sa mga regreening activities ng ating ang ating bansa ay hinihikayat po natin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin doon sa upland. Napakalawak po talaga ng saklaw ng National Greening Program. Speaking of NGP, sir, ano po ba ang mga programa ng DENR na nakakatulong sa disaster risk reduction? Maari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig? Naumpisa natin kanina ng National Greening Program. Ano? Aware tayo na it is only through planting that we can achieve a greater generation of materials or yung process that can absorb more carbon dioxide. Mm-hmm. Na siyang i-filter nga niya itong mga generations na yan, ano. Ang tao kasi hindi naman po pwedeng may limitations, ano, while we are equipped ourselves, no, with yung ating baga, kumbaga kaya niyang i-filter din, but pag mas mataas ang concentration, hindi na natin kaya yan, at ang mga puno lamang may kakayahan na siyang mag-absorb niyan. Itong pagtanim natin, hindi lamang pagpapataas nga ng mga filters na ating tinatawag, kundi ito rin po ang siyang magbibigay sa atin ng suporta upang makapag-imbak ng ating katubigan, makapagpigil ng ating soil from erosion. It will also provide us shield, and of course yung kanyang bunga na siyang nakakapagbigay sa atin ng ating pagkain ay hindi natin dapat isang tabi lamang, ano, those important factors are really a big part of our cycle. So, ang DENR po pala ay talagang nangangasiwa from ridge to reef ng ating kalikasan. Mm-hmm. Sir, nabalitaan po namin na kamakailan lamang, actually last week, nagkaroon daw po ng aerial survey for the NGP. Ka-partner natin dito ang Tactical Operations Group. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung impormasyon na inyong nakuha sa isinagawang aerial survey? Okay, ang honestly, ang National Greening Program ay hindi pinapaniwalaan ng mas mataas pang porsyento ng mga tao. At again, ako mismo personally ang magsasabing you should think the other way around. Dahil ako, nakita ko ang mga kaseryosohang mga changes na as far as the attitude of the implementers are concerned. It is great. It is also with great support from the tactical forces of providing us conveyances para lang ma-validate natin itong mga activities na ginagawa natin. But despite the support, ang sabi ko nga we still need a lot of things that should be considered, like free nga yung conveyance mo, kaya lang kailangan natin bigyan ng
protection yung mga ako natin, mga nagkakandak ng monitor, aerial monitoring, kasi una, hindi sila covered ng insurance. Pangalawa, may mga recommendations ako dahil sa kagustuhan ko lang may pakita na it is indeed planted, we have the appropriate figures at ito ay pwedeng i-validate. Kanya yung contact between the aerial monitoring team and the ground team ay dapat united sila sa isang reference, kagaya ng ang ating mga data, kagaya ng mga coordinates, while we are equipped now, no, with the GPS. Hindi lamang GPS ang kailangan natin, kundi yung appropriate na mga instrumento na doon pa lang sa taas, as soon as you have identified the exact coordinates, ay makikita mo through a clear lens na tama yung size, tama yung species, at tama lahat ng istorya ng mga reports doon sa pagkandak ng monitoring. Kanya, siguro kailangan pa natin palakasin upang sa ganun ay mas ma-appreciate ng hindi lamang ang mga taga-agency, kundi pati na rin yung mga nakikinig, nanonood, nakikiramdam, at probably by doing so, maaaring sabihin ng mga tao na yes, the DNR is doing their job, and we have indeed increased the numbers of seedlings growing for our future generation. So, very important po talaga ang documentation when it comes to National Greening Program. Sir, sa ngayon po, kamusta na ang NGP considering na ito ay isang malaking factor sa disaster risk and reduction management efforts ng departamento? Kung ibibase ko yung exit conference ng team from the central office at yung ating tanggapan, ay talagang ma-appreciate mo na hindi lamang basta't pagtatanim ang coordination na ginagawa natin sa mga people's organization, but we have also provided them the knowledge on how to maximize the utilization of our land, yung pag-aari ng ating gobyerno na pwedeng i-cultivate ng ibang tao, at ika nga eh nabibigyan ng solusyon ang kagutuman doon sa upland, nabibigyan sila ng dagdag na kita, at nabibigyan ng edukasyon at yung sapat na pangangailangan ay naibibigay natin through the utilization of our forest land. Kanya gusto ko i-congratulate actually ang mga nag-ooperate at mga nag-implement nito, at sana nga ay lalong ipagpatuloy ang malakas na pagtutulungan, lalong-lalo na yung kanilang paniniwala sa activities, projects na binibigyan ng ating gobyerno. Isa lamang ang gusto kong idagdag doon, ano, sa ating mga kapatid na naninirahan din sa upland. Kung tayo naman po ay meron na sinusulong na isang mission, objective, lalo na sa ating pamahalaan, ay mangyaring bigyan po natin ng suporta ang ating mga empleyado, kawani, lalong-lalo na ang mga people's organization na siyang seryosong nag-i-implement ng ating mga NGPs, kasi kung sila po ay hindi makakapag-implement ng mga projected activities nila for a certain period dahil sa mga factors na nakakapagpigil para sila ay makapag-implement, ay sana po ay
wag ho nating pabayaan mangyari yon. At sa halip ay bigyan po natin sila ng suporta. Dahil again, sinasabi ko nga po, kayo na po mismong nasa taas din ang siyang mag-witness kung ang ginagawa bang ito ng ating pamahalaan, ng DENR, ay makatotohanan o ito ay naglulukohan lamang. Kanya, sa aking mga nakitang mga resulta, palagay ko naman ay maniniwala kayo na papunta po tayo doon sa mas magandang ano future. Wag ho natin kontrolin. Pagyamanin natin, pagtulungan itong mga ginagastos ng ating gobyerno para sa mga tao at sa ating kakapaligiran. Tama po, ARD. Sir, si Secretary Gina Lopez po ay may inilabas na executive order tungkol sa expanded national greening program na ini-extend po ang programa hanggang 2028. Sir, nandun po ba talaga ang pangangailangan na ipagpatuloy ang ating national greening program? At sa inyo pong palagay, ano po ba ang mga dapat nating i-improve para maipaigting ang implementasyon nito? Ang isang katotohanan hindi natin pwedeng iwasan, ano? Kailangan po natin magtanim. Okay. Dinatnan ko po ang Pilipinas, maraming tanim. At ngayon ay pagkaraan ng maraming taon, nakita ko rin siya na nawala yung mga tanim. Naniniwala ako kailangan natin ibalik yung mga tanim na yan. Mm-hmm. At probably si Secretary ay naniniwala talaga na kailangan dagdagan natin ang ating effort. Ibalik, kung pwedeng doblehin pa nga natin eh. Nakakaingit lang na yung ibang bansa ay well-developed, nasa city, and yet may katabi siyang highly dense na mga areas. Kaya sa tingin ko naman, kahit hindi tayo mag-opia sa kanila, we have our own style, we have our own initiatives. Let us give importance on what we are spending. Kasi sayang po yan. Ang bawat isang seedling na ating itinanim ay sabi nga nakasulat po yan, ang isang puno kusayang nag-generate ng seedlings niya at yung katabi niya yung natural way ika nga of replanting nangyayari yan. Eh what more itong ginagawa natin? Tayo na mismo meron tayong intervention na ginagawa. Kaya dapat wag nating sayangin yung pagkakataon na yon. Kung ito'y mangyayari, ang pagpaplanong iyan ng ating minamahal na kalihim, then sa tingin ko wag nating sayangin kasi kailangan po natin yan. I've been there, na umakyat po ako, na nanood ako, nag-aerial ako, at while marami ako nakitang naitanim na natin, marami pa rin ang mga may kakayahan dapat makapag-receive din ng mga seedling. Gusto natin makita kasi na talagang punong-puno tayo ng mga puno. Hindi lamang upang mapalakas yung ating industriya sa mga forest products, but of course gusto nating umangat ang mga taong nandun ka na nga lang sa bundok tapos kumbaga adap-adap pa rin ng yung buhay mo naman. So, i-share po natin yung mga blessings na yan. So, these are very beautiful words from our beloved ARD Sheen. Ngayon, si ARD Sheen ay kilala natin bilang isang environmental advocate. Pero lingid sa ating kaalaman niya, si ARD Sheen po ay isa ring singer and composer ng mga kanta na kalikasan ang central theme. So, ito sir talaga ang inaabangan namin. Napaka-excited namin na ma-interview ka sa umagang ito. Sir, baka pwede mo naman kaming bigyan ng sample. Yes, tama po kayo. Meron no akong interes sa pag-awit at ito ay aking na-develop nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Working student po ako at nadala ko yung hilig na yan hanggang sa ako ay nasa
dito na sa DNR, sa MNR. I remember in 1986 while attending a workshop in University of the Philippines Los Baños, there is this speaker talking about the environment, and parang na feel ko yung urge ng pagsulat. So yung lectures niya sinulat ko, at pagdating ng gabi nakabuo ako ng awit. Nakuan kasi ako, parang na nagkaroon ako interest dun sa kanyang katanungan. Ano daw ang relasyon ng pagputol ng kahoy at saka yung kagutuman sa Kapatagan. Eh noon kasi medyo hindi pa ganoon ka lala yung problema natin sa illegal logging. That was in 1986. Meron tayong illegal logging, but we still have a lot of trees. And in-explain niya. Doon ko nakita na sabi nga niya, pagka daw pinutol mo, and then umulan, ito na yung mga negative impacts. Nag-erode siya, nag-discolor ang tubig, ang topsoil nawala, dumami, nag-flood sa baba, hindi nakapasok ang mga tao, naapektuhan pati yung hanap buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, taggutom ka, at ito na, papasok na yung epekto. Baka nga pati, pati nga yung sabi nga niya, baka umabot po ito sa revolusyon. So, yung isang kanta, ang talagang title nung una, Berdeng Kaisipan. All about green. Pero ang subtitle, interesting title, ang subtitle, sir. Ang subtitle talaga niya, ang gubat. Mm. At ganito yung tinakbuhan niya. Sabi ko, kung ako'y magtatanim, ako'y may aanihin. Mm. Sa lawikain na dapat isipin. Masdan ang kapaligiran, pangit na sa paningin, dulot ng kaingin kaysa guwa kay dilim. Aware naman tayo ng sabihin ng kaingin. Napakaganda, sir. Putol-putol ka na ganyan. Kasi nakakatawa, napakagandang lugar, maraming puno, puputulin mo yung puno para pagka wala na, cleared na siya, magtatanim ka ng vegetable. Nakakatawa yung ating yung logic ba. Kanya sabi ko, masarap isulat ito. Mm-mm. And I was able to write 3 songs from that starting from that environmental song done in 1986, and I still intend to do so, lalong-lalo na to nalipat ako sa technical services. Balak kong dagdagan yung mga awitin, hindi lamang sa watershed, hindi lamang sa protected areas, but definitely it's all about environment. At pretty soon, makakasulat tayo kaagad. Exciting, yeah. Sir. Yung lyrics po bang yun, pwede nyo po bang ilapat sa melody? Yan, yung ang kaingin ang madalas kong awitin. Mm-mm. Kasi dito sa Bicol, mas marami pa tayong vegetation. In fact, noong na-launch yan, nandun ako sa director ako ng 4B, mm-mm, Island Provinces. Pagdating ko ng ibang mga regions, naging personal advocacy ko siya. Pero, well, siguro para mapa-predict. Sample, sir, sample. Awitin natin yung ang kaingin. Ano? Ganito yung tinakbuhan ng awit. Ano? Kung ako'y magtatanim, ako'y may aanihin, sa lawikaing dapat isipin. Masdan ang kapaligiran, pangit na sa paningin, dulot ng kaingin kaysa guwa kay dilim. Labis na problema ang naidudulot nito, sa ganang kagubatan ngayoy halos bato.
Wala nang madadapuan, ibon man o paru-paru. Makinig ka, kaibigan, sipin mo. Sa munting pagulan, baha ay mapagmasdan, pinsala sa kabuhayan at daan, tahanan. Ito'y di mawawala, anuman ang magawa, kung di ka magtanim sa lupa. Ang gubat ay biyaya ng Diyos siyang may gawa, kaya't iyong ingatan, mahalin mo at tamnan. Pagputol ay isipin, gawing maayos lang, ang kaingin ay iwasan, kaibigan. That's napakaganda ng boses ni ARD. Na nai-imagine ko yung blue sky na green na kapaligiran nung kinakanta mo yung kaingin, sir, na kanta. Actually, in 1999, pinadala ako ng MNR sa DNR sa Hokkaido, Japan, for a dam design course, regional drainage basin. I was able to write a song in Nihongo. Wow! Environmental song. Ang galing. Ang copy nung nandyan sa akin, nasa newspaper ako, nasa local at saka sa national newspaper ako. Maybe sir, sa susunod na interview, pwede nating i-present yan sa ating mga tagapakinig. Hindi nga lang ito maintindihan. Aabangan namin yung Nihongo na kanta ni ARD Sheen. Yes, sure. So, sir, sa panghuling tanong, dahil na-share mo sa amin na isa kang composer and singer and na-inspire kami sa mga beautiful words of wisdom na tungkol sa environment, gusto naman po naming malaman kung ano po yung guiding principles mo sa leadership mo bilang ARD for Technical Services. Okay, ito'y palagi kong sinasabi. At muli kong sasabihin kasi gusto kong i-share talaga itong kaisipang ito, no? Ang panuntunan ko sa buhay ay tatlo lamang aking tinitingala, ang aking nirerespeto. Una, ang batas ng ating Panginoon. Ang pangalawa, yung batas ng tao. Hindi ka pwedeng babuhayin ng wala yan. Otherwise, baka makulong ka. At higit sa lahat, ang kinalulungkot na hindi naman na masyadong na-exercise ay yung batas ng kaligasan. So, yun sa tatlong yan lamang, kung ating kung magiging bahagi siya ng ating pang-araw-araw na buhay, sa palagay ko, hindi naman tayo lalayo doon sa interest natin na dapat lahat ng bagay ay nare-recognize at lahat ng bagay ay dapat pantay-pantay ating paningin. Sabi nga nila, hindi natin kailangan ng napakalaking halaga para baguhin ang maraming bagay. Kung ang lahat ng tao ay sinusunod yung sinabi kong tatlong yan at higit sa lahat yung resulta niya, wastong kaisipan. So, yun lang ang gusto kong i-share. And that is a challenge. Sana nga, obserbahan natin ang ating sarili. Baka kaya natin subukan din na gumanap doon sa wastong kaisipan na aking sinasabi. So, maraming salamat, ARD Sheen. These are nice words to live by. Ang guiding principles of leadership ni ARD Sheen. So, sa muli, naririto po ang ating programa, DNR at your service. Thank you. At your service. Ang NGP o National Greening Program, ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan, siring sa forestlands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa Pilog na Nasyon poong 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program.
Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharinig DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. A new residential free patent o Acta Republica 123, ini ang bagong katugunan na minataong kagusgan sa pagtaon ng libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang lay kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act, ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perfectong titulo. Katuyuhan ihusay sa lay ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-iero kasi nagtatanong sa intag lote sa laog ng magkakanigong periodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si isa'y man na syudadanong Pilipino na nag-iero sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinaharinig DENR office sa itong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph. I have seen the world. But when I think of a perfect getaway, I only have three things in mind. Nature, adventure, solitude. And this is my bucket list. Wake up to a beautiful sunrise. Spend a day in paradise. Trek through hiking trails. Explore new terrains. And talk the entire night away. I have checked items off my bucket list. When will you turn your dream getaway into an actual experience here at Mayon Volcano Natural Park? Sa mga programa ng ating departamento ay patuloy nating masasaksihan na ang kagandahan ng ating kapaligiran, lalo na sa kagandahan din ng Buntod Reef sa Masbate, ganoon din ang Tugbo Watershed. Nakausap natin ang mga people's organization na nangangalaga dito at talaga nagsisikap sila na mapaunlad muling manumbalik ang mga punong kahoy na siyang magiging reservoir o tagapag-imbak ng tubig na maaari na nilang magamit, sapagkat alam naman natin ang sitwasyon sa Masbate, napakahirap ng tubig inumin. Kaya maganda na pangalagaan ang Tugbo Watershed na ito. At kung ano man po ang inyong suggestion, comments, ay huwag po kayo magatubiling ipahayag, ipabot sa aming kalaman, nang sa ganon ito ay aming matugunan. Muli, ito po ang inyong programa, DNR at your service.